naman po ako para magluto ng aming masarap na ulam sa araw na ito. Ngayon guys, magluluto ako ng ginataang hipon na may sitaw at malunggay. Ito po yung aking mga ingredients. Ang aking gagamitin pong gatak ay kokumama. Kasi ito lang po yung na-prepare ko, kaya ito yung gagamitin kong panggatak. At ito po yung aking hipon, sariwang hipon, kalahating kilo po ito. At yung ating sitaw, ayun po, nakaready na, nahugasan na. At syempre yung malunggay, meron po tayo dito kamatis, sibuyas, at yung ating bawang. Optional naman po ito kung gusto niyo lagyan ng kamatis. Ako lalagyan ko po para mas masarap at lalo mas tapit po yung lasa. At syempre, meron po tayo dito mantika, mantikang powder, at yung ating magic sarap, at yung ating iodine salt. So ngayon guys, samahan niyo po ako para makita niyo po ang aking pagluluto. So ngayon guys, naka-ready na po yung ating kawali, mainit na. Lalagyan ko na muna po ng kaunting mantika. Ito po yung ating mantika. Ngayon, ilalagay ko na po yung garlic or bawang. Ayan, ito yung guys. Isunod naman natin yung sibuyas o red onion. Ayan guys, ready na. Ilagay naman natin yung tomato or kamatis. Pero optional naman po ito kung gusto niyo pong lagyan ng kamatis yung ginataang hipon niyo. Ayan guys. So, ayan guys. Okay na yung ating kamatis. Ilagay na po natin yung sitaw. Ito yung ating sitaw. So ngayon guys, habang ginigisa ko yung sitaw, ilalagay ko na po yung magic sarap. Ito po. Ayan, yung ating magic sarap. So ilagay na po natin yan. At syempre, lagyan na po natin ng pamintang powder. Lagyan po natin ng kaunting iodine salt. Kaunti lang po kasi yung hipon po natin ay medyo maalat po ng konti yung ating seafoods. So, ayan guys. Tapos, ilalagay ko na po muna yung kokumama na gata. Ito po yun. Ilagyan ko na po. Dalawa po ito kasi ito po yung nabili kong gata. Hindi po ako nakapagbili ng
fresh gata, pero masarap po itong Coco Mama. So ayan, lagay na po natin. Ayan guys, ang ganda na po ng itsura. Ngayon, hahalo-haloin ko lang po ito ng habang kumukulo-kulo siya at naluluto. Saka natin ilalagay yung hipon at yung mamaya-maya po yung isa pa po nating Coco Mama na gata. Ayan, ang ganda-ganda na po. So ganito lang guys, yung aking mga niluluto, ang aking mga ulam sa araw-araw, mga simpleng luto pero masarap. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. At yung mga hindi pa po nagme-member, mag-member na po kayo para matry nyo po yung mga perks po sa aking membership po. Ayan. Ayan guys. So ngayon guys, ilalagay ko na yung hipon. Ito po yung hipon. Lagay ko na. Ayan guys. Ayan po yung ating hipon. Kalahating kilong hipon po yan. So, ayan guys, niluluto ko na po yan. Medyo luto na po yung ating sitaw. So, yung hipon na lang po. Pagkatapos, saka po natin ilalagay yung ating kaunting malunggay at yung huli po nating gata, para lalo-lalo po siyang makreamy at talagang super sarap. So, ayan guys, kukuluin ko muna po yung ating gulay para maluto po yung hipon. So, ngayon guys, ilalagay ko na yung ating malunggay. Ayan, yung malunggay. Hinugasan ko po ito. Ayan, yung ating napakasarap na gulay. Ayan guys, so haluin ko na po yan. At talaga namang masarap at napakabango ating ginataang hipon na may sitaw at malunggay. Ayan guys, yung aking simpleng luto pero madaling gayahin. Ayan. At ngayon, ilalagay ko na po yung ating huling gata na Coco Mama na isa. Ayan po, dalawa po ang ginamit ko. So, ilalagay ko na po ito, yung ating mga napakasarap na luto. At kami ay kakain na. So, ilagay na po natin yung pangalawang gata, yung huling gata po. So, ayan na nga po yung ating ginataang hipon sa sitaw at malunggay. Ayan, yummy! So, guys, tayo po ay kakain na. So, thank you po sa lagi nyong pag-aabang ng aking mga simpleng luto, simpleng ulam sa araw-araw. Ayan, ayan na po ang ating ginataang
sitaw na may hipon.